sa mga subscriber natin at saka sa mga viewers at saka sa mga beginners. Ang ating tutorial ay mixer. Hindi daw gumagana yung kanilang microphone. Ituturo natin yung mga basic lang na lagi natin ginagamit. Doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, pa-subscribe na at saka sa mga viewers, saka lalo na sa mga beginners. Proilan Minisound. Pa-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga na-upload na video. Medyo natagalan ng ating pag-upload. Uwi lang natin galing sa work. Kaya ito po yung ating mixer na Yamaha. Yan po, Yamaha mixer. Pwedeng USB, Bluetooth. Yan. Hindi daw ni yung una nating video, hindi daw nila nakikita kasi natatakpan daw ng kamay ko. Kaya naglagay na lang ako ng stick para ito na lang yung pantuturo ko na. Sisimulan natin dito sa left and right na pang ito po ay pula pula at puti. Ito po ay para sa amplifier. Kung mayroon ka pang isang amplifier, ito po left and right din. Yan. Left and right din 'yan. Para makita ninyo sa mga beginners ano, yung left and right RCA po yung gamit 'yan. Tapos yung kabilang dulo nito sa amplifier. Kahit power o kaya integrated, okay po 'yun. Tapos ito naman dahil mono PL, left and right 'yan. Ganyan po 'yon. Sa isang amplifier pa ulit ito, bali dalawang amplifier kung gagamit kayo ano. Yan. Yan po ay para mag-connect yung mga processor, yung mga equalizer. Yon, doon bahala na kayo doon sa mga ikakabit ninyong processor. Ito lang po ay sinasample ko para doon sa mga beginners. Yan. Tapos ito po yung mic ano, yung mic na LXR. Yan. Dito po yung volume niya. Ito po yung volume niya. Yan. Ito po yun. Yan. Ito po yung volume niya. Channel 1. Line. Itong line, pwede rin ka mag-ano dito ng mic para sa mono PL. Yung dulo ng ano. Pwede rin po dito ang gadget, cellphone, laptop, yan. Yan po ay monopil din ang gagamitin. Pero may Y, ito po yun. Para po may kabit ninyo yung RCA. Yung pong RCA ay pulat itim din. Ah, pulat puti din. Yan, ganyan. Yan po ay channel. Ano, channel 1, channel 2. Yan. Kung saan nyo gustong ilagay, ganun po. Ito po yung mga frequency. Ito po ay laging nasa gitna. Ito pong puti. At ito po naman po yung mga frequency. Yan. Ito po yung volume. Tapos ito naman po channel 2. Ganun din po. Ito po yung volume. Yan. Line 1 naman. Line 1. Yan. Tapos, kung gusto nyo, yung mga effect, pipihitin nyo lang po itong mga effect na ito. Yan. Tsaka itong dilaw na ito. Importante ito sa mic. Tsaka po dito, mga dilaw na to. Yan po ay, pag hindi gumagana yung mic, pwede rin nyo po itong pihitin para matimpla. Tsaka po ito, tsaka po ito, tsaka po ito. Itong dilaw na to, main. Yan. Ito po naman po lang ito. Lagi na lang po itong narito. Kasi ang nagko-control itong channel. Siya yung magbibigay ng ano. Basta po ito ay laging naka-volume yung pula. Kasi main volume po ito. Ito naman po yung magko-control. Kung pahihinain nyo o palalakasin nyo.
Hindi po siya magpipit back pagka kayo yung nagko-control ng mga frequency. At tapos yung ito naman pong USB o kaya Bluetooth. Itong USB o kaya Bluetooth, gumamit kayo nito. Ito po yung channel, ito pong channel na ito, ang channel 3. Ito po yung magbo-volume dito sa Bluetooth o kaya USB ang gagamitin ninyo. Yan, ito po. Dahil 1, 2, 3. Yan. 4 channel po siya. Yan. Ang pinapaliwanag ko po yung mga basic na lagi natin ginagamit. Oo. Pwede rin po itong gamitin sa event dahil ito po ay 4 channel. Yan. Yun lang po muna ang ating tutorial. Sa susunod po ulit, request lang po ulit kayo kasi ngayon ko lang po ito nabasa dahil kauuwi ko lang, medyo natagalan. Ayun, yun lang po. At sa susunod po, patutugtugin natin ng ayos para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang magtimpla ng mic. Dito po, pagtitimpla, channel, frequency, tsaka dito po. Dito po, yan, dito sa lugar na to. Yan po ang pagtitimpla. Huwag po kayong mga matakot na magpihit. Ayan rin po yung maapagtimpla nito. Ito po ang mga gagalawin sa mic. Ano po? Para mapatunog nyo ang mic. Yun lang po. Paki-like and share na lang po sa ating mga nakagusto ng ating video. Salamat po sa panonood.